Ito, good news naman tayo. Good news, ha. Ininspeksyon ni Pangulong Duterte ang bagong terminal ng Clark International Airport sa Pampanga. Ito raw ang kauna-unahang contactless at silent airport sa bansa na handa nang mag-operate oras na makapasa sa testing at clearance Galing. Ng International Civil Aviation Authority. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ginawa ang terminal ngayong May... Alam mo ha, ganda niyan ha. At dun sa mga ano, ito, makinig kayo ha. Dun sa mga magre-reklamo, sasabihin malayo. Excuse me po, sa ibang bansa, ang mga airport talagang malalayo dun sa syudad, dun sa city. Kung alam nyo, di ba, yung sa Hong Kong, babiyahe pa kayo, meron nga dun ano eh, yung train, yung mabilis nilang train din para makapunta sa city. Ilang ano rin yun, 30 minutes din ata yun, mahigit. Ha? Pero train yun, ibig sabihin walang traffic. Pero kung may, kung magta-taxi ka, mga isang oras din yun. At yung isang oras dun, ha, hindi biro yun kasi mabilis ang takbuhan dun, walang traffic. So, ibig sabihin malayo talaga. Pangalawa, yung sa Japan din, ganyan din. Hindi naman dun sa Tokyo ka mismo bababa eh. Malayo-layo pa. Di ba? Sa Narita nga eh. O, tapos sasakay ka rin ng bullet train. O, para ano. Diyan din ba sa France? Anrot? So, paano pag nagpunta ako dyan sa France? Ay, sunduin mo ba ako sa airport? Gusto ko pag sinundo mo ako, may pa-red carpet ha? Hindi, di ba? Totoo naman eh. Eh, kasi sa Pilipinas, totoo naman sa Pilipinas, gusto lagi malapit. Kaya tuloy nagsiksikan sa Manila. O halimbawa na lang yung bus stop eh. O kaya yung jeep eh. Naalala nyo? Eto, naalala ko to eh. Kasi doon sa Fairview, baba ka doon sa Litex, tapos yung katabi niya, after isang kanto, wala pa nga siguro isang kanto, kailangan tumigil na naman yung jeep para may bababa. Hindi na lang tumigil doon sa unahan. Tapos may katapat siya. Naalala ko talaga ito noon sa Doña Carmen. Sinong taga Fairview dyan? Doña Carmen. Papara yung jeep, di ba? Tapos hindi ka pa bababa kasi bakit? Sa wet market ka. Yung lakad, less than 2 minutes lang yun. From Doña Carmen tun sa wet market. Ngayon, pure gold na ata yun eh. Oh, ganun lang. Nagre-reklamo, ilapit mo pa. Hindi ako bababa dito, ilapit-tapit mo pa. Oh, 'di ba? Eh ito, maganda dito, malawak 'to eh. Hindi magsisiksikan, oh, 'di ba? At ang maganda, mabilis na ngayon pumunta ng Clark. Bakit? Ano daan? Skyway, palakpakan. Kaya talagang ang galing. Ang galing. Antay lang kayo kasi may ikakabit pang train station dyan eh. Yun nga lang, kung tuloy-tuloy ang ano, oh, kanta ulit tayo tuloy-tuloy. Sabay ganun naman eh. Ay, alay. Bakit parang ayaw nyo yung kanta? Sama na ugali nyo ha? Ala, hindi maganda yung kanta ni Max, oo. Boses ko na lang ang mas maganda, no? Eh, di tinan mo naman itsura ng airport. O, kaganda, di ba? Kaganda-ganda naman. Demya, kaya nakonsidera ang mga safety protocol. Mula sa dating 4.2 million na pasahero kada taon, kaya nitong tumanggap ng hanggang 8 million na pasahero. Kaya alam mo, sa totoo lang, Litex at Manggahan, o, magkatabi lang yun, di ba? Pero hindi ka bababa eh. Pagka doon ka sa Litex, Litex ka. Pag Manggahan, Manggahan ka lang. Pero sa totoo lang, walking distance lang yun. Hindi, kaya nga alam mo, ito ah, sabi ko sa inyo, ang Pilipinong magsasabing ayaw nila ng tuloy-tuloy na pagbabago, ayaw nilang tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa, tanga na lang talaga. It's either one, tanga siya. Bakit? Andun lang siya sa kubol niya, hindi lumalabas, kaya hindi niya alam na may pagbabago. Pangalawa, dahil wala silang pakinabang sa gobyerno, hindi sila makapagpasok ng projects o di kaya hindi sila mabigyan ng pwesto. Yan lang naman yung mga bitter eh. Pero yung totoong mamamayang ka, simpleng mamamayang ka, imposibleng hindi mo makita yung pagbabago. Kahit sang kalumingon, meron. Gets nyo ba yan? As in kahit saang kalumingon. Whether Metro Manila ka, o sa South ka, o sa North ka, o sa Visayas ka, o sa Mindanao ka, makikita mo lahat ng ginagawa. Ah, bayaran boss, oo, marami rin yan. O yan, drug pusher, kure ka dyan. Ang dami rin yan. Pero kada taon, inaasahan daw nilang mapapalakas ang bagong istruktura ang turismo sa bansa. Oras na magluwa. Ganda o carpet. Magpa-fasting talaga ako, promise. Let's fast for our ano, ha, election natin, Lord. Talagang parang awa mo na. I-Duterte mo pa isang beses pa. 6 na taon pa. Kasi kung yan naaayos, oh, di ba? Ang mga restrictions sa pagbiyahe. Hindi ka natutulog, ganun-ganun ka.
Oh, ito pa, papakita ko pa sa inyo ha. Isa pang good news din ito. Oh. Ito, wait ha. Ito. Tingnan nyo ito ha. Grabe ito. Pag ito talaga nagawa, ang sarap magmotor dito. Promise, kaya lang sa Cebu ito. Magandang balita. Oh. Inaasahang madadaanan na sa susunod na taon ang world class at pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na matatagpuan sa Cebu sa haba at ganda. Inihalintulad ito sa Stonecutters Bridge ng Hong Kong. May ulat si Karen Villanda. Hindi mo na kinakailangang mag-ibang bansa pa para lang. Grabe yung ganda oh. Alam mo, ito walang biro to. O Hong Kong, may ganyan din. Japan, yung Rainbow Bridge ng Japan sa Tokyo, di ba? As in, nag-video pa nga ako dun eh, ng 360 camera eh. Ang ganda. Isip mo, sarili na tayong ganyan? Ilang dekadang natenga ang bayan natin at walang ganyan. Diba? Saan ka makakakita ng ganyan? Amang makita ang Stonecutters Bridge ng Hong Kong. Hindi ho yung picture ha. Hindi ho yan din drawing lang. Totoo po yan. Talagang ayan na yun mismo. Sa kalagitaan ng Mactan Channel sa Cebu, itinayo ang sariling mala world class sa tulay ng Pilipinas, ang Cebu Cordova. Totoo na po yan ha, hindi po yung picture-picturean lang ha. Link Expressway, detalyado ang tulay sa mga stay cables na ginamit bilang pampatibay at dahilan para maging sarap magmotor siguro diyan, refreshing ano talaga. Refreshing pero ang ingay ano. Ano kaya ako makakapunta dyan, no? Susunod na iconic landmark ito sa probinsya. Kaya naman binansagan ito bilang Bridge of Tomorrow nang maitampok ang proyekto sa National Geographic Channel Asia. Magmula sa dagat, paakyat dito sa bridge deck na tinutuntungan ko, nasa 50 meters yung taas itong sisilip. Nakakatakot siguro dyan habang ginagawa, no? Ang haba, nasa 8.5 kilometers, mas mahaba kaysa sa San Juanico. Oh, 8.5 kilometers, lagpas yun sa Pilcoa, papunta ng wet market. Kasi alam ko 7 yun eh. Grabe naman oh. Haba niyan oh. Rich, kaya naman oras na matapos ito, posibleng ito na yung kilalaning pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Dahil nakatayo sa kalagitnaan ng dagat. Kaya lang alam mo, delicate yan. Sa totoo lang, delikado yan. Alam mo kung bakit? Sigurado ako marami selfie-selfie dyan. Baka nga may mag-TikTok pa dyan eh. Dito nga, dito ka na naman. Dyan sa may BGC patawid sa Ortigas, yung DC Link, ang daming takatambay nga eh. Natatawa ako eh. Kasi sabi ko, ito walang biro ito ah. Sabi ko, ito walang biro. Ang daming nagsiselfie doon. Ang daming nagbabike, nagsiselfie, nakamotor, titigil, magsiselfie. Sabi ko kahit delikado yung ginagawa nila. Kaya lang naiintindihan ko eh. Bakit? Ngayon na lang sila uli. At tayong mga Pilipino, ngayon na lang uli tayo nakaramdam ng merong pagbabago. Na merong, aliit lang nun ah. Alam nyo ba yung tatawirin mo mula doon dito sa Pasig, sa may Ortigas, sa may Kapitolyo, papuntang doon sa BGC. Wala pa ngang 2 minutes eh. Kasi yung takbo ko makanda na eh. Tatabihan yung ano. Ay, ano? Well, promise, wala pang 5 minuto yon pagtawid doon. Pero yung mga taon, dami nandoon, nagpicture-picture. Nakakaawang nakakatuwa. Nakakaawa kasi ngayon lang uli nangyari sa bayan natin na merong mga bridge na binuo, na meron totoo, hindi drawing-drawing. Hindi yung papasagasa ako pag hindi nabuo yan. Walang ganun. May eksenang nakita kayong ganun? Walang ganun eh. Basta buuin nyo, oh, di nabuo. Kabilaan yan ha, isipin mo, kabilaan yan dito sa Ortigas at sa kabila din meron yan from Rockwell going to Mandaluyong. Grabe oh, sabi ko nga naman, ay nako, ewan ko ba. Kawawa naman ang bayan natin pag napunta sa kung sino na naman. Imagine nyo napunta kay Isku yan. Oh, ato, ang gagawin natin, paiilawan natin ang bridge na ito. Ah, lilinisin natin ang mga ihi sa bridge. Ang bihirang buhay, oh. Data, tiniyak ng DPWH ang kaligtasan sa pagdaan sa tulay. Makikita nyo pa po sa pag-construction, yung traveling forms, bagong technology, at meron na, at yung mga safety measures na ginagawa ngayon ay para maging seismic rated itong bridge. So, safe talaga. At mataas siya para sa navigation, para makakadaan ang mga barko. Hindi lamang... Meron akong isang nakitang vlogger na lumapit na dyan, eh. As in, nagbangka siya, tas lumapit siya. Ang taas talaga. As in, sobrang taas. Lagpas yung mga malalaking boat. Lagpas. Ang sarap siguro magpalipad ng drone dyan. Ano? Tapos makikita mo talaga. Oh. Pagdao po si Isko bilang presidente, lalagyan natin ng ilaw yan. Walang bawal magbenta dyan. Ha? Pag may nagbenta dyan, Eddie. O si Eddie. Ha? Walang ano.
Anong mga gano'n dyan, ha? Basta nakakahalina sa mata, kundi malaking tulong din ang tulay para sa mga motorista tulad ni Junri. Mula kasi sa mainland Cebu, tatawid ang tulay hanggang sa Mactan Island sa Cordova, kung saan maiwasan ang traffic lalo na sa highway ng Mandaue sa Cebu dahil sa dami ng sasakyang nagdadaan dito. Siguro isang... Ano kayang yung mga dilawan na nakakakita niyan? Ano kayang pakiramdam nila? Salamat kay Pinoy! Salamat kay Pinoy! Dinrowing niya yan, pinag-usapan nila yan. Pinag-usapan na nila yan eh. Ganon kasarado yung utak nila, kaya hindi mo talaga dapat kung... Ito mga kababayan, wag na ho kayong mag-aksaya ng panahon sa mga dilawan. Ha? At saka sa mga makakaliwang grupo. Wag na ho kayong mag-aksaya ng panahon kung binsihin sila dahil sarado na talaga isip niyan. Isipin mo, yung sobrang gagandang ginawa ng gobyerno ngayon, i-credit pa nila kay Pinoy keso pinag-usapan din rowing na daw. Ang sakit sa bangs nila. Oras kalahati. Dahil sa traffic yun. Dapat mga kalahating oras lang maano doon, makuha yung ano, traffic papunta doon. Masayang masaya. Siyempre, nagawa nila ng paraan eh. Minsan talaga, parang umayaw kami pumasok ng Mactan eh, dahil sa sobrang traffic. Sa ngayon, nasa 80% ang natatapos ang tulay at isang span na lamang ang hinihintay at maidurugtong na ang Cebu at Mactan gamit ang... Grabe naman. Ba pumunta ng Cebu? Ano bang requirement pumunta? Parang gusto ko atang pumunta ng Cebu. Paano kay... Expressway. Sa susunod na taon nakatakda itong madaanan ng mga motorista kung saan cashless transaction ang ipatutupad ng Metro Pacific Toll Corporation. We are now finalizing the product that we're gonna use for the electronic toll collection. Well, of course, it's RFID and then whatever e-wallet that we're gonna use. Mula naman sa espasyo para sa mga motorista, malapad at mahabang daanan din para sa mga siklista ang binuksan ngayong araw sa Cebu. Tinawag itong Metro Cebu Bike Lane dahil may haba itong 129.6 kilometers na babagtas sa apat na LGU mula Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu City galing hanggang Talisay. Kaya yung mga nagsa... Ito, isipin nyo, ginawa yan, di ba? Ilang LGU sa Cebu. Ito na lang masasabi ko sa inyo. Yan sinasabi nila na mahina daw kung sakasakaling si Go Duterte. Ikaw, Cebu, ang laking bokting ano niyan, ha? Kitang-kita nila yung pagbabago kay Pangulong Duterte kung bitbitin niya si Senator Go na presidente. Imposibleng hindi mo iboboto, eh. Given na hindi tatakbo si Mayor Sara, ulitin ko, it's either Go o Sara Duterte. O yung mga BBM na naman dyan. Ha? Pakitaan nyo muna ako ng ganyang kagandang ginawa nila bago kayo magdadaldal na naman dyan, ha? Igil nyo yan, ha? Mangi mga agaw, hindi! Basta. Magaling, basta. Anong basta? Magaling yung ano, kasi magaling yung tatay. Basta, ito, tuloy-tuloy yung pag-ano. Antay mo pa talaga. Ewan ko ba? Sorry ha, pero yun talaga ang pakiramdam ko eh. Tuloy. Karen Villada para sa... Okay. O diba, panalo? Ha? May papakita lang ako ha. Bago ko naman kayo ano, ang ganda-ganda na ng ano eh. Ang dami ng good news eh. Ito pa oh, ito papakita ko pa sa inyo ito ha. Ito mismo ha. Ang gobyerno natin, walang pakialam kung sino kalaban. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kahit pa kalaban nila yung mga katulad ni Isko, bakit isipin niyo ito? Nagtayo pa rin ng malasakit center sa Tondo Medical Center, oh, di ba? Pwede naman hindi sila magtayo diyan para mabuisit yung mga taga Maynila, di ba? Pero tinayo pa rin nila Senator Go. Samantala, binuksan na ang 129 na malasakit center sa Tondo Medical Center. Layunin po nitong tulungan ang mga kababayan nating nangangailangan ng serbisyong medikal. May ulat si Eunice Monte. Umaga pa lang, nakapila na sa ospital ng Tondo Medical Center si Angelita Marciado. Umaasang makakakuha ng tulong medikal matapos tanggihan ang kanyang manugang na manganganak at walang pera. Kasi tatlong ospital yung pinunta namin, hindi kami tinanggap. Doon po naubos yung pera namin sa taxi, sa tricycle. Ayan nga, isipin nyo yan ha. Ilang malasakit center ang nagawa ni Senator Bongo? Okay? Eto na lang ha. Ilang taon pa lang siyang senador niyan. Isipin mo. Bakit si Senator Bongo? Kasi ho, batas ho yan eh. Batas yan na ipinasa ni Senator Bongo. At isipin nyo, 100 plus na ho. 129 to be exact. Ang malasakit center na tinayo ni Senator Bongo. Imaginin mo yan. Tapos sasabihin nilang hindi malakas yung tao. Oo, malamang sa mainstream media, hindi kasi sa katulad ng mga, alam nyo na, pag ano, ganyan-ganyan. Hindi usama ganun. Pero
pag ito mga ito, ramdam na ramdam nila eh. Eh wala. Ngayong araw rin, sakto namang binuksan na ika-129 na malasakit center sa Tondo Medical Center na isa sa mga punuan pagdating sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Talaga pong napakalaking bagay ng tulong ng serbisyo ng gobyerno sa bayan po natin sa Tondo. Talagang lahat na mahirap po, lahat na nangangailangan. Hindi na kayo titingin na malayo pa, nandito po sa Tondo lahat ng mga mahirap na nangangailangan. Sa ilalim nito, sisikapin na maging zero balance ang mga bills ng mga mahirap na pasyente dahil magiging one-stop shop na lang ang lahat ng kanilang kailangan. Tuloy-tuloy po itong pagbubukas natin, pero binabalanse lang po natin yung kakayahan rin po ng hospital na ipatakbo po ang kanilang malasakit center. Gusto natin talagang maibabalik po sa kanila yung serbisyo nararapat po sa kanila. Nagpaalala rin si Go sa mga kababayan natin sa Delta variant na sinasabing mas mabilis makahawa. The more we should focus right now dito sa contact tracing and to contain the spread of this Delta variant. Well, delikado po ito. Bukod sa mga pasyente, nabigyan rin ng tulong pinansyal, tablet at mga bisikleta ang mga medical frontliners sa Tondo na magagamit nila sa kanilang pagpasok sa trabaho. Sa aming maliliit lang ang sahod na grabe. Nasa pa-interview kaya ako dun sa reporter nila. Ah, pwede, Senator Bongo, baka pwede ma-interview ako niya, reporter. Pero, malaking bagay yung 3,000 na binibigay na assistance para dun sa makaagapay dun sa hirap ng buhay sa kanila. Kaya naman malaking bagay rin ito sa mga pasyente na abot kamay na ang tulong pinansyal. Sa ganitong pamimigay po ng kailangan po ng mga tao, katulad ko po at katulad ng lahat. Umaasa ang pamahalaan na sa disiplina at pagsunod ng ating mga kababayan ay unti-unti na rin makakabalik sa normal ang bansa. Yunisa. Meron akong balita. Baka gusto ko interview. Yeah, para sa bayan. Joke lang po ha. Ay, ako. Sabi nitong isa oh ha, hindi ako nagsabi ha, si itong isa. Sir, banat! Sabi ni Yuri ah. Pinsan ko nga na confined sa PGH na leptospirosis. Inabot ng 150,000 din ang bills. Nilapit sa malasakit center ni Piso, walang binayad pinsan ko. Laking tulong talaga malasakit center. Salamat, Senator Go. Oh, palakpakan. Oh. Hindi, di ba? I mean, sige nga ho. Oh. Ayan, yan yung mga bagay na hindi kailangan ipagyabang. And yet, ramdam talaga ng tao. O, di ba?